Des, ang pagginagawa natin dito, ang dilim-dilim, baka mamaya ma-hold up pa tayo. Pwede ba? Tigil-tigilan mo yan. Kung gusto mo, mauna ka na sa kotse. Tigil-tigilan mo nga pag-iinarte mo dyan. Akala mo naman bagay sa'yo. Aray, ang harsh mo naman. Bayan. Alam mo kasi, ang kaartehan, binabagay yan sa itsura. Ngayon, ibagay mo yung kaartehan sa mukha mo. Bakit ba ganyan ka sa akin? Na-insecure ka siguro sa mukha ko, no? Mimi ka nga. Mabuti naman at dumating na kayo. Oh, eto. Buo na to, ha? But I will pay the bonus kapag natapos nyo na yung trabaho niyo. Siguraduhin nyo hindi kayo sasabit, ha? Oo naman, madam. Tatawagan kita pagkatapos at pagkatapos. Sige, umalista kayo. I can smell something fishy, ha, goddess? Well, I can smell your breath. Sa susunod na kausapin mo ako, mag-toothbrush ka muna dahil amoy imburnal yung hininga mo. Grabe talaga siya. Uy! Ha? Oho, hindi ka nang mahal, hindi ka nga, hindi ka nakatakot. Rex, good evening po. It's done. Cheers. Okay. Ikaw ba may pakana ng sunog? Ano bang sunog? Wala akong kinalaman dyan, no? Besides, di ba ayaw mo akong makausap? Ayaw mo akong makita. Kasi ako hindi ako naniniwala aksidente yun. Paano gawain mo? Skinning? Look, I'm done with you. Okay? Alam ko. So, bakit ka nga nandito? Pag ako napatunahan ko, ikaw may pakanaan ng sulo. Prepare for this. Madami. Tito Rex, sana po sinabi niyo na dadalaw kayo ngayon. Gusto niyo po ba ng... Ikaw ba ang nagpasunog na walang kapares? Tito Rex, sinunod ko lang naman po yung napag-usapan natin. Sandy, ang napag-usapan natin ang guluhin at pabagsakin ang negosyo ng walang kapares at pabilisin ang pag-alis nila sa property. Wala akong inutos na ilagay sa pahamak ang mga buhay nila. Sandy, eto pakatandaan mo. Sa susunod na malagay muli sa alanganin ng buhay ng mga bubuyong, mananagot ka sa akin.